Hello po, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang madaling araw po sa inyong lahat. Diyan po sa abroad, sa Amerika, Canada, Saudi Arabia, United Kingdom, Singapore, at sa anumang punsulok ng mundo ay may Pilipino. Sa ating pong mga pusong Pinoy, lahing kayo manggi mula sa bayan ng mga bagong bayani sa ating pong mga OFW. Magandang buhay po sa inyong lahat. Kamusta po kayo sa mga netizens? Kamusta po ang lahat? Magandang buhay po sa inyong lahat. Okay po. Ito po ay natutungkol sa 5 piso. Sino bang ano rito ba yan? Andres Bonifacio, yan. Ito kasing mangyari po itong 5 pisong ito, ang 2017, 2018, at 2019, 2017. 2018, 2019. Ayan. Ito po ay isa sa ating magagandang koleksyon ngayon. Dahil po meron po kasing maganda po ang istorya nitong ito eh. 5 pisong to eh, sa likod nito eh. Ito yung mga coins na inireklamo nung nareklamo nila na pagkakamalang piso. Pero ngayon, ang Bangko Sentral naman ay naglabas siya ng 5 piso, nonagon siya, marami siyang kanto, para hindi na raw mapagkamalang piso. Ayan, kaya ito pong coins na to ay isa sa magagandang koleksyonin, napakadali lang po nitong koleksyonin. Kasi 2017, 2018, 2019, 3 piraso lang po yan. Sa tatawagin natin itong latest coin collection ng Philippines, ng Pilipinas. Ito magandang koleksyonin. 3 piraso lang siya. Ang kanyang metal ay nickel plated steel. 'Yon ang niya. Ang kanyang metal 2017, 2018, 2019. Ang presidente diyan si ang ating pangulong Rodrigo Duterte 'yan. Si Pangulong Duterte 'yan. Yan ang ating presidente. Ito, sa mga paglipas ng panahon, magkakaroon na po yan ng value. Kasi habang lumilipas ang panahon, nagkakaroon siya ng halaga, pero sa ibang bansa po, yung 2017, may presyo na po siya sa ibang bansa, yung 2017. Yung 2018 tsaka 2019, wala pa po ako nakakalap. Ito yung nakakalap ko yung 2017 titingnan natin yung kanyang nasa cellphone nakakalap ko impormasyon. Yung 2017 lamang po ang may presyo, 5 peso, 2017, Andres Bonifacio, New Generation Series, UNC, EB007, yan. Philippine peso, 80 pesos, 150 pesos shipping, from Philippines. Ayan. Siya pa lang ang may presyo. Pero itong yung 2018 tsaka 2019, wala pa po akong nakakalap. Ayan po ha. Doon naman po sa mga gustong mag-release ng mga coins, magbenta. Ayan po, talaga po sa mga kung dadalhin niyo po sa mga collector, hindi po nila nabibili yung mga ibang coins. Kasi nga, mga collector sila, mga coin shop, marami po silang coins. Pero po tayo, pwede po tayong mag-seller sa mga online shop, pwede po mag-seller. Kung paano po mag-release, mag-apply ron, magtatanong lang po tayo kay Google kung paano mag-post ng mga gusto nating ipagbiling mga coins doon po sa mga online shop po, sa mga kilalang online shop. Yan po ang niyan. Para hindi po tayo nahihirapan kasi marami nagtatanong, saan ko po ibebenta, saan ko ipagbibili. Sa lang po tayo sa mga online shop, magtanong lang po tayo kay Google kung paano ang proseso noon. Sasagot naman po siya. Marami pong kaalaman si Google. Marami po ang niya. Marami rin nagtatanong ron. Sinasagot niya po. Aaralin lang po. Bawat katanong, i-type lang po natin. Yan. Ayan po ha. Sana po yung nakapagbigay ako ng konting informasyon. Aliw. Entertain ba? Para sa inyo. Ito po ang
tatawagin natin ano, latest coin collection of the Philippines. Yan, itong tatlong to. Hindi naman po siya mahirap koleksyonin, pero napakaganda pong koleksyon ito. Yan, tatlong yan. Maganda ang istorya niyan sa likod ng 5 pisong yan. Naging usapin rin po yan eh. Okay po. Maraming maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli po. Lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe. Okay po, pwede po tayo mag-collect niyan. Collect, collect. Bye for now.